Yung matatamang pagkain, kapag hindi mo ito inalis, ay hindi rin ito hagas magiging epekto. So yun lang, yung ugat muna, ang tanggalin, at pagkatapos i-apply ang water therapy. Okay, ano pa? Maraming tayong sakit ha? Pag dinan natin isa-isa, napakalaking pera ito. Yung upo naman, yung upo. Ito. Yung malaking tuwalya ha? Yung malaking tuwalya nyo, magpapagulo kayo ng tubig na sa kasirula. Ah, isipin nyo na lang, ito yung malaking tuwalya. At pag nagpakulo kayo, itutubog nyo ito hanggang dito lang. Huwag nyo itubog lahat kasi pag tinubog nyo po ito, hindi nyo makuha ito. Pag naitubog nyo ito, ito po ay pipigan nyo at ibalot nyo sa malaking tuwalya. Ayan, ganito lang po na. Ayan. At pag naibalot ninyo ito, ay ilalagay nyo po sa likod. 15 minutes ito, tatagal. Di ba hindi nyo mainit kasi nabalot nyo ng tuyo. 15 minutes sa likod at 15 minutes sa dibdib. Luluwag po yung pag-upo. Ganun din sa mga bata. Kasi yung mga bata, kapag ginamitan palagi natin yung mga cup syrup, yung mga tubo, ay ang dinudulot mo nito ay pagiging matigas ang ulo. Diba, pag may ubo, anak, nga, pagkainom. Ay, ano po pag ginagamit mga drug addicts sa mga drug addicts dati? Diba yung mga cup syrup? Pag yung nuupos isang buti, nakakay sila. So, alam niyo po sino dapat hulihin? Yung mga nanay. Ginagawan drug addict yung kanilang anak. Oh, totoo po yan. Oh, apa? 8 taon na akong naglikyo sa PDEA. Yung tinatawag na kilos laya laban sa droga. At nung nalaman ito ng mga nililikyuran namin, ang nagiging dahilan pala ng katigasan ng ulo ay yung mga nanay. Kaya dapat yung nanay ang hulihin. Ano po, ginagawa sa drug addict yung kanilang mga anak. So, kaya namin sinasabi ito, meron palang pamamaraan na hindi gagamit ng gamot. Kasi dalawang klase yung gamot natin, yung tinatawag natin yung drugs, may illegal drugs. Ito yung mga shampoo, yung mga illegal drugs, mga ganyan. Yung legal drugs, ayan na po, yung nabibigyan natin over the counter sa drugstore. Ngayon, alin po ang mas marami? Yung gumagamit ng legal drugs o yung gumagamit ng ban? Ng illegal? Mas marami yung gumagamit ng legal. Hindi nga lang alam natin na tayo pala yung nagiging drug dependent na. Kaya tuturo namin sa inyo itong water therapy. Sa mga babae naman, yung may dysmenorrhea, ang gagawin nyo ay sa pusol. O kaya ay umupo kayo sa maligamgam na tubig sa palanggana para mabilis marilis para hindi masakit. Ano po? So, at gamot din. Gamot din ang procedure sa paggamot sa kidney. Yung mga nanay, yung masipag, sobrang sipag, naglalaba, sakit ang balikat, nilalagay niyo po dito. Yung mainit na tubig at nasarap matulog. Tapos dito po, sa balikat. So, ito yung mga pamamaraan nito ay ang tubig po ay mahigit, 60 sakit ay kayang pagalingin. Kung alam lamang natin ito. So, ang katanungan lamang, matapos kayong makapakinig ng ganitong lektor, may tunawang po ay nakakalimutan at hindi din talaga na i-apply, at ang isip natin ay bumili agad ng gamot. So, ibig sabihin, parang wala rin nangyari dun sa pakikinig natin ng lektor. So, ang gusto namin maiwan talaga sa inyo ay yung tinatawag natin, ugalitin natin, na practicing. Ano po? Practicing. Yung tinatawag natin SSS. Ano ba itong SSS? Ano po? Start. Magsimulang muli. Di ba nung araw, wala pa nung mga gamot natin, di ba sa mga probinsya? Yung ginagamit natin, mga herbal, di ba? Start. At yung magsimula. Gamitin natin, i-apply natin ito. Kaya matakot, ito ay iyugan. Ang sabi sa Exodo, 23 verse 25. Ang sabi doon, kung ang paglilingkuran ninyo, ang inyong Panginoon, ang inyong tubig, at ang inyong pagkain ay papasbasan. Ay, hindi po pagaling. So, ano pa ito? Ito yung water therapy.
At ugaliin natin magbasa ng may kinalaman sa kalusugan. Sapagkat ang Panginoon ay lumaki siya ng malusog sa pangangagawa. Diba? Nagbasa natin pinag-aaralan. So ito, ngayon ay, musta kaya, bumalik na yung sakit na lalamuna, no? Kasi maraming na-apply. May sa high blood, may sa lalamunan. At pagkatapos ay mamasalji sa likod, lalo sa mga asawa, kaya sa asawa, imamasalji ninyo. At ganun din sa mga lalaki, yung paglingkuran ninyo yung inyong asawa rin para mas ang hirap kaya ng trabaho sa bahay. Mahirap din trabaho sa labas. So, ganun lang. Well, thank you, sir. Nang marami. At yung panghuli ay tuturo namin sa inyo yung